Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH and ito ang inyong love reading for February 2024. This is a general reading, just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages and thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lang mga reading na to bilang gabay and pa-follow like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. And of course, please like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. And also, please check out my Shopee. Available ang mga protection and prosperity items, bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. Ayan. So, let's see, Aquarius, what's up with your love life ngayong February 2024. Okay. Work. Parang puro trabaho, ha? Oo. Long distance. O, yung iba sa inyo, long distance ang inyong relationship. And also freedom. O, yung iba, maaring ano, isa sa issue ninyo ng person that you're dealing with is yung distance ninyo sa isa't isa. Pwedeng pareho kayo, ano, nasa ibang bansa. Oo, magkalayo, magkaibang bansa, ganyan. And you are both focusing on your work, your career. So, pwedeng iniisip nyo, ano ba, mag-work pa ba tong relationship na to o hindi? Mm-mm. And maaring ano, yung isa sa inyo, gusto nyo na ng kalayaan sa relationship na to kasi parang para sa inyo, hindi ata ano effective yung pagkakaroon ng long distance relationship. So let's see your overall energy for this week. Overall energy. You have the Page of Wands, Temperance, the Six of Cups. Nami-miss nyo ang inyong person. Mm-mm. Ewan ko ha, yung iba sa inyo medyo ano na, naiinip na sa paghihintay. Ito yung tipong gusto mo nang sundan kung nasan yung person mo. Or it's the other way around. Yung person mo, gusto ka nang puntahan kung nasan ka man. Maari ring ano, yung iba parang iniisip nyo, yun nga, kung worth it ba itong relationship na to na maghintay or ano na, sumubok ng mga bago. So, I don't know kung kayo ay in the process of ano, separation. Or pwede rin namang meron kayong magiging kasunduan na magiging malaya kayo na gawin yung gusto ninyo. Pero kapag dumating yung point na may pagkakataon na kayong magkasama physically, then magkakaayos kahit magkakabalikan. Mm-mm. Let's see your challenge. Ano yung challenge ng relationship na to? You have the Emperor, Aries energy, the Four of Cups, and Five of Wands. Nako. Mm-mm. Kasi, I feel like yung isa sa inyo rito, gusto na ng ano ng certain direction sa relationship. Yung tipong, gusto niya nang merong patutunguhan yung relationship. Mm-mm. Kaya lang pwede kasing pareho kayo breadwinner, tapos ang focus niyo muna is makapag-ipon, makapag-pundar, and kahit na gusto nyo naman na i-work out yung relationship, parang nahihirapan kayo kasi syempre it takes a lot of effort, energy, time to make things work. Kaya yung iba sa inyo, nag-aaway na kayo. Four of Cups, hindi meron dito hindi na contento, hindi na siya masaya sa nangyayari sa relationship. So, yan yung challenge sa inyo. Kung paano nyo bibigyan ng direction yung inyong relasyon. May patutunguhan ba? Kasi the Emperor is the energy of someone who is in control. So, challenge nyo yan. In control ba kayo sa relasyon na to? O hindi? Mm-mm. Let's see. Ano yung feelings mo towards your person? Feelings mo. Ano yung feelings ng mga Aquarius? Nine of Wands. Papagod na kayo. Nilalaban nyo, pero napapagod na. Nagde-decision na kayo ano yung mas practical. Ano yung mas realistic. Magstay sa relationship o, you know, try new things. Magkaroon ng kalayaan.
Diba? Ang hirap talaga. Yan yung isa sa pinakamahirap na relasyon. Long distance relationship. Kasi kahit na merong social media, may you know, you can have messages or voice messages, voice call, no? Iba pa rin yung presensya ng person na yan na anytime pwede kanyang makasama or, you know, kapag kailangan mo ng kanyang suporta, nandyan siya, ganun. So, mahirap. Kailangan talaga yan is i-work out. So, ano yung energy ng person mo or ano yung feelings ng person mo towards you, Aquarius? Oh my God, the Tower. High Priestess. Alam mo, malakas yung intuition niya, instinct niya. Alam niya yung pinagdadaanan mo. Alam niya na napapagod ka na. Alam niya na nahihirapan ka na. Pero I think sa kanya wala siyang magagawa. Mm-mm. And I think this person is aware siya eh, no? Pinaghahandaan na niya na pwedeng itong relationship na to ay anytime ay mabuwag. Anytime pwede kayong mag-separate. And I feel like this person is hindi na rin niya sinasabi yung nararamdaman niya eh. May times na siya, yung nagtatago ng kanyang nararamdaman. So, let's see, ano pa. These feelings overwhelm me and I become afraid. Oh, sometimes I even run away from you because of it. Meron dito natatakot na sa kahihinat na ng relationship kasi na-overwhelm siya, pwedeng nag-aaway na kayo lagi. Hindi na tipo na naaayos, no, yung mga sigalot o dibang lalim. Oo. So, may fear na dito sa relationship. I feel the sexual energy between us, yet it's beyond physical attraction. It needs to be elevated to the expression of deep unconditional love. So, let's face it. Kapag long distance relationship talaga, physical touch is wala, no? Oo. So, maaring, yun nga, namimiss niyo yung isa't isa. You want to have, you know, intimate activities together. Gusto niyo magkasama kayo for sexual pleasure, 'di ba? Pero hindi nangyayari. So isang frustration 'yun sa relationship. I wanted to send you a message today but I was afraid to. I don't know if you want to hear from me or if I can say the right things to you. See? Parang nagiiwasan na lang kayo na magsalita or magpahayag ng feelings ninyo kasi every time na magpapahayag kayo ng feelings niyo, nauuwi sa away. Kaya yung isa, nananahimik na lang. Kaya hinihintay na lang niya kung saan papunta yung relationship ninyo. Pero I think that your person is getting ready from it. Kasi alam niya, yung pagkukulang niya, alam rin niya na pagod ka na rin. So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much and bye!